Hindi natatapos sa pagpasa ng RH Law ang pagkilos upang mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino, partikular na ang sektor ng kababaihan at kabataan. Kailangang harapin ngayon ang mga isyu at katanungan sa implementasyon ng batas. Ang mas mahalagang tanong ay kung saan tayo mag-uumpisa. At katulad ng lahat ng bagay, mainam magsimula kung saan nabubuo ang kamalayan, sa edukasyon. Ang National Consultation Workshop on Reproductive Health and Sexuality Education ay isang palihan na naglalayong makabuo ng komprehensibong balangkas o framework ng sexuality education. Ang sexuality education ay isang pag-aaral o isang pagbibigay ng kaalaman sa isang katauhan, hindi lamang sa kanyang sarili, sa kanyang sex, sa kanyang attitude, sa value formation, sa human development, lahat na magbubuo ng katauhan ng isang tao. Yun ang sexuality education. Dapat mag-umpisa sa habang bata pa ang isang tao, bigyan na ng sexuality education. Dapat may kaalaman na siya. At yan ay hindi basta ibinibigay sa isang edad lamang o isang grado lamang. Yan ay dapat tuloy-tuloy na pagtuturo. Ang walang nag-guide sa mga kabataan. So, hindi naman yan madaling topic pagdating sa mga magulang. At ang kinoconsider ng ating lipunan na pangalawang magulang ay ang kanyang teacher o ang kanyang guro. Kaya sa tingin ko, mas maganda na i-formalize yan para mas may authority yung magtuturo. Kasi kung yung nanay or yung tatay, parang ilag sa topic na yan. Ang sex sa bahay ay considered na tabu pa rin. Bakit nila kailangan? Well, para mag-guide sila sa kung anong kanilang ginagawa sa kanilang pang-araw na buhay at kasali na dyan yung tungkol sa sex. Ang sexuality education ay isa sa katuparan sa 7.5 million na kabataan edad 10 hanggang 19 sa mga pampublikong paaralan. Maaari rin gamitin ang nasabing sexuality education framework sa labas ng classroom, tulad na lang sa Bureau of Alternative Learning System ng DepEd at sa mga programang pangkabataan ng mga NGO. I think for kung kanino yan, it's for everybody. It's for any human being born in this world, no? We must be objective. We should be basing our yung information natin on evidence. It should be scientific. It should also be done in such a way na you are touching also the emotion. It should be personalized para maintindihan niya. And it should be age-specific, culturally sensitive, and it should be religiously appropriate din. No? We need to, kumbaga, it's a multifaceted na dapat kinoconsider natin. Ang consultative workshop series ay magaganap sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Maliban sa mga sangay ng gobyerno at mga organisasyong nagsusulong ng kapakanan ng kabataan, kalahok din sa konsultasyon ang mga kabataang Pilipino. Inaasahan ko na after this workshop, I'll be more knowledgeable about the issues. Kasi parang pag nasa isang lugar ka, kung ano lang yung nakikita mo, yun lang talaga yung, akala mo yun lang yung issues. Pero when I went to this workshop, parang I realized, lalo na kahapon kasi diba sobrang daming activities talaga. So parang open yung mind ko kung ano yung mga issues na nag-arise din sa ibang places. Personally, makakaisip ka ng sarili mong way, how will you help the teens kung paano i-avoid yung mga ganong problems sa society.
dito kasi sa workshop na to, well, me coming from the LGBT sector and the youth sector, maganda rin na natututunan natin yung mga views ng mga ibang tao na nanggagaling sa ibang sectors din regarding this issue, regarding sexuality education and reproductive health. Kasi, syempre, minsan, when you work in a certain group, medyo limited lang yung information na na-access mo. And it's nice na dito, nagtitipon-tipon ng mga different groups that support this, sexuality education and reproductive health issues. That's why you get different ideas from other people, and you get to see why it is important to them also. And that's why it's a really nice learning process then for everyone. First time kong mag-attend tong workshop na ito, inaasahan ko na ma-enhance yun ang sabi nila kanina, na yung pag may ganitong workshop is the knowledge, yung mas ma-increase yung knowledge natin, our skills, yung itatouch na rin natin yung ating attitudes, values, and yung emotion in a certain topic. Idagdag ko na rin yung mga different frameworks, marami akong natutunan doon. Yung UNESCO, yung PAPDEV, tapos yung ITPF, and yung K-12 na yon about sa CSE. Alam naman po natin na ang ating mga kabataan ngayon ay maraming problema, maraming hinaharap na umaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So kailangan nating malaman yung mga issues na yon, and then gagawa po tayo ng mga paraan para makatulong tayo sa pag-address ng mga issues. Now we have differences experience in terms of youth issues and concern. So bawat isa po sa atin ay makapagbigay ng kanilang knowledge, ideas, at learnings. Para sa ganun ay we will come up with a holistic approach na gagamitin natin in coming up with a comprehensive program para mabuo po yung framework na gusto natin ipatupad para sa aking sexuality education. Naniniwala ako na importante yung framework for comprehensive sexuality education kasi ito yung magbibigay ng parang boundaries on what can be discussed and how it should be discussed. Framework, hindi naman siya parang limitation sa tingin ko, no? Rather, ito yung nagbibigay ng mga parameters nga kung ano yung dapat pag-usapan, tsaka dito makikita rin kung ano yung mga needs ng mga kabataan in terms of knowledge and skills. So, naniniwala ako na ang framework ay makakatulong para bumuo ng mga age-appropriate tsaka youth-friendly information and services sa mga kabataan on sexuality. Dito sa National Consultative Workshop on Reproductive Health and Sexuality Education, may samot-saring boses, katanungan, pananaw, issue. Lahat ito patungo sa solusyon. Kasali ka sa edukasyon.